ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับการแนะนำ Hi Sesi Mabuhay lang Rachu here and welcome back again to my channel. At ngayon nga may panibago na naman tayong video. At itong video na ito ay magiging kakaiba. Wow. Magiging playtime, char. So, meron akong gagayahing isang artista. Yes, guys. So, this will going to be my very first makeup transformation. Pero itong gagayahin ko, hindi siya artista dito sa Philippines. Artist siya from Thailand. Yes, kung nabasa pa lang ninyo sa title, it's either BL Thai fan ka, or makeup artist, or curious ka lang kung bakit siya yung gagayahin ko. At kung bakit yun yung naisip kong gawin. Actually, ngayon kasi guys, magkakaroon sana ako ng reaction video sa episode 8 ng Together the Series. So, naisipan ko habang naghihintay, it's already 9:30, 10:30 pa naman yung showing, so habang naghihintay, naisipan ko na mag-transformation. Wow. At ang gagayahin natin, tan-tan-tan, ay si Bombay! Hindi ko alam guys kung ano ang mismong pangalan niya, kung Bombay ba talaga, or Bomb, or hindi na kasi ako nag-research about sa name niya, kasi yun nga, naisipan ko lang naman na mag-transformation. Based lang doon sa, ano ha, sa series, cast siya, and then nasa, I guess, episode 5 or episode 6 siya lumabas. And then, yung looks niya doon, dun ako na loka. At dun ako na, like, parang na alala ko nung high school days ko, nung first year high school ako. Parang ganun, parang ako yun. Parang ganun ako. Laging eksena. Tapos ganun din ako ka-dark ang skin tone. So, sabi ko, effect, bet na bet ko tong artist na to. So, disclaimer lang guys ha, hindi ko ginawa itong video para pagtawanan siya or para i-discriminate siya. Ginawa ko tong video kasi, like, parang natutuwa ako sa kanya, and then, you know, fan din kasi ako ngayon ng Together the Series, calling the attention of all the fans of BL Thai series, especially the Together the Series. Pero ang pinaka-favorite ko ngayon is Tarn Type. So, ang dami ko ng chika, guys. Gustong-gusto ko na mag-transform. Gusto ko na ikeme ang sarili ko into Bombay. Ayan siya. Pak, 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 pak. Diba? Ganyan ang ating gagawin. So, hindi na natin patatagalin to. Mag-jump na tayo sa ating video. Mwah! Guys, nakapag-moisturize na ako ng mukha. And then, nag-change na rin ako ng tube na gagamitin ko mamaya. Wala kasi ako, guys, color yellow na tube. So, ang gagamitin ko na lang is black. And then, papatungan ko na lang siya ng yellow na damit. Well, so ngayon, mag-start na tayo, guys, sa pag-prime na ng mukha. So, for my primer, gagamit ako ng No Shine Mattifier ng Quick FX. Dito ako, guys, mag-focus sa gitna part ng cheeks ko. Kasi malalaki ang pores ko dito eh. So, kailangan matakpan natin siya kasi smooth ang mukha ni Miss Bombay. First time kong paiitimin ang aking sarili dahil gagamit ako ng 335 Classic Tan ng Fit Me. Ito yung darkest shade nila na nabili ko so far sa Fit Me dito sa SM Legazpi. So ito ang ating gagamitin dahil nga dark tone ang ating gagayahin na si Miss Bombay. Magdi-dispense lang ako dito sa aking plate kasi marami ang gagamitin natin. Ayan, ganyan kadami. Idediretso kasi natin siya guys hanggang dito sa aking chest. Kasi nga, magta-transform na lang naman na tayo, panindigan na natin. Good luck sa aking mahiwagang sponge. Ah, ayun o. Oop. Parang wala naman effect. Parang ako pa rin to ah. Bakit parang walang effect?
natin siya. Ay, ang ganda ko pala pag morena. Chocolate. Idediretso ko na siya, guys. Ilagay sa eyes ko kasi hindi na tayo gagamit ng concealer since wala naman tayong patataasin na points sa mukha. So, ayan. Tapos na tayo ngayon mag-apply ng foundation. Ngayon naman, isiset na natin siya para hindi siya gumalaw at hindi ako masyado pagpawisan. So, gagamit ako ng Features and Shades Tui Cake in a shade Raha. And then, magkocombine ako ng darkest foundation na meron ako ng Melts Cosmetics. Ayan. Ikocombine ko sila both para maka-achieve tayo ng dark tone. Ayan. Gagamit lang din ako, guys, ng foundation brush. Hindi ako gagamit ng sponge sa pag-apply kasi i-achieve natin yung like glowy-glowy pa rin dapat siya. So, mag-start na tayo. Parang dugyot lang ginagawa ko. Ang dumi na. At ngayon naman, since tapos na tayo mag-foundation, isiset ko na siya using this Intuit Makeup Stay Mineral Setting Mist. Ayan. Ang i-aim natin is yung glowy, dewy look since parang like oily-oily ang kanyang mukha. So, dadamihan natin ang mist. May parang aura na yung mukha ko dito. And magpo-proceed na tayo ngayon sa paglagay ng eyebrows. So since may bangs siya doon, hindi masyadong nakita yung kilay niya, nag-search ako sa kanyang Instagram, nag-stalk ako sa account niya mismo, and then may picture siya doon ng kanyang kilay lumabas kahit papano. So almost same ang kilay namin, yun ang gagawin ko. Idadarken ko lang naman siya since pareho kami dark ang kilay and then itim. So gagamit ako, guys, ng BYS eyebrow powder. At ngayon naman, gagamit ako ng wax up brow para hindi gumalaw yung strand ng hair sa kilay ko. At ayan, magpo-proceed na tayo ngayon sa eye makeup. Ito ang iconic shimmery gold eyeshadow ni Miss Bombay. And for that, gagamit ako, guys, ng metallic shades ng Detail Makeover. And gagamit lang ako ng daliri sa pag-dispense ng product sa eyes ko para mas lapat siya. So, kukuha ako dito sa shade ng Maya. Basta ayan, dito sa shade ng Maya. Gagawa lang ako, guys, dito ng gradient. Ilalighten natin siya. And for that, gagamit naman ako ng BYS Diamond Highlighter. Gagamit ulit ako ng aking ring finger sa pag-dispense ng product. Ngayon naman, dadalhin ko lang palabas, I mean papasok ng inner corners ng eyes ko, yung yellow na eyeshadows natin. I mean gold. And gagamit lang ako ng blending brush and i-dip ko ulit siya sa Maya. And since nag-light-light siya, didip ko naman siya sa Talitha. So para mas mag-shine-shine pa siya na mukhang namamasa-masa, gagamit naman ako ng liquid, ano ba tawag dito? Shining Charm Eyes ng Flare. Basta liquid highlighter or liquid eyeshadow na glitter eyeshadow from Flare. And kukunin ko itong shade 3. Ito yung gold nila na shade. And maglalagay lang ako ng konti dito sa outer corner ng eyes ko and i-dispense ko lang siya using my fingers again. So para hindi ulit gumalaw yung products, gagamit lang ulit ako ng eyeshadow
na Mia Shade from Detail Makeover. So ngayon naman, i-deepen ko na yung crease ko since like parang deep yung kanyang crease. And for that, gagamit naman ako ng James Charles palette and i-deep ko lang siya dito sa shade ng Punch Me. And gagamit lang ako ng blending brush and mag-start ako mag-pack dito sa outer corner ng eyes ko and i-blend ko siya sa my crease ko papasok sa inner corner. So, diretso na ngayon tayo sa pag-apply ng under eyes. So, sa under eyes, lahat ng products na ginamit ko sa eyes ko, yun lang din naman ang gagamitin ko sa under eyes. Ibe-blend lang natin siya pababa. At ngayon naman, magpo-proceed na tayo sa paglagay ng eyeliner. Hindi siya guys kasi naka falsies and then walang hindi halata na meron siyang lashes. So, lalagyan pa rin natin siya. And bago yan, gagamit na muna ako ng curlers. Ika-curl ko na muna itong lashes ko. So, mag-proceed na tayo ngayon sa paglagay ng eyeliner. And for my eyeliner, gagamitin ko lang din ulit yung eyebrow powder na ginamit ko sa kilay ko. And then, yun yung ilalagay ko sa eyeline ko. Konti lang ang ilalagay natin kasi hindi naman siya naka-eyeliner doon sa series. Ngayon naman, magmamascara na tayo and for my mascara, gagamit lang ako ng Fashion 21 Double Up Mascara. Ngayon naman, magpo-proceed na tayo sa pag-contour ng ilong ko. Since yung ilong niya mukhang nakaganon, ganun ang gagawin natin. And for that, gagamit ako ng liquid eyeliner pen ng Fashion 21. E-extend ko lang yung butas ng ilong ko para magmukha siyang ganun, katulad ng ilong niya. Ngayon naman, i-dip ko lang ito guys, palalalimin natin ito using contour again. Ngayon naman, i-contour na natin itong ating nose. Ditong part kasi parang pinched yung ilong niya, pero ditong part parang butog. So, ganun ang gagawin natin. Ngayon naman, i-highlights na natin itong high points ng kanyang ilong. And for that, gagamit ako ng Fashion 21 Two-Way Cake in a Shade 3. And gagamit lang ako ng packing brush. Bakit parang toro ang kinalabasan nito? Look a cast. Ngayon naman guys, i-contour naman natin itong ditong part niya. Like parang may eye bags kasi siya eh. So, hindi yan makakataka sa atin. I-contour din natin ang ating eye bags. And then, syempre, para mas realistic yung kanyang eye bags, i-highlights din natin siya. Gagamit lang ulit ako na shade 3 na Two-Way Cake from Fashion 21. Dito ako magfo-focus sa taas ng pinaglagyan ko ng contour para umangat. Ayan! So, magdediretso na ngayon tayo sa iconic lipstick na pangmalakasan, yung color orange. And for that, gagamit ako ng BYS matte lipstick. Ayan, bagong-bago to guys. Orange. So, mag-a-apply na tayo. By the way guys, I'm using the shade Fury. Fury of Furry. Ewan ko, basta. Ayan. Tapos, papatungan ko siya, guys, ng shade ng Daydreamer. Kasi masyadong, like, orangey itong lips. So, kailangan mas mag-lighten siya. At para mag-glow siya ng bonggang-bongga, lalagyan natin siya ng lip gloss from LA Colors. For the final touch,
maglalagay na tayo ngayon ng nunal. Kasi may nunal siya eh, nakita ko. Very, very light lang yung nunal niya. Ditong part sa may cheeks niya. So, for that, gagamit lang ako ng Jessie Franz Flash Color Palette. And then, ididip ko lang siya dito sa brown na shade. Gamit lang din ako ng tiny brush sa paglagay. At hindi na ako magka-contact lens. Hindi rin siya, guys, nag-blush doon sa kanyang look. So, hindi na rin ako magpa-blush. I-highlights ko lang ng konti itong cheeks niya para umangat-angat ng very, very light. So, maglalagay lang ako ng hair extensions and pagmalakasan kong bangs. And I will be back. Mwah! Rai kan topi ni mo sumro pu chom ti wi ayu sip sa pi kun pai at mi pap siang rene ha ti tung chai wi chene ne yani gan rap chom pu chom ti wi ayi noi kwa sip sa pi kun da rap kan ne nam no. So this is my final look, guys. Na-achieve man natin ang transformation. Feeling ko parang Raisa Madison ang nangyari sa akin, ha. Hindi ko mawari. Comment down below, guys, kung sa tingin nyo na-achieve natin ng very light or achieve na achieve or hindi. Comment down below. So, dito ko natatapusin itong video na ito. Thank you all so much, guys, for watching. Kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag mo kalimutan na i-like and i-share itong video na ito. And kung hindi mo man nagustuhan, it's okay. Thank you so much pa rin for watching. And kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan na i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated ka sa lahat ng bago kong videos. And of course, huwag kalimutan na i-follow ako sa aking social media accounts. So, thank you all so much, guys, for watching. So, see you on my next video. Panoorin ninyo ang aking reaction video. Sawadihap. Bye, sasi. Mwah.